bike nila, ano. Di nila yung mga kotse nila kasi, ano eh, puro sira eh. Hindi, joke lang bro, joke lang. Okay lang yun. Joke lang. Interview naman. Pin ng ano. Oh, Pops, ingat kayo ah. Puro sila naka-bike ngayon kasi yung mga kotse nila, anong nangyari? Mabog mo! Ang kanak-nak jokes! If you guys are wondering who I am, my name is Robbie, car content creator dito sa Cali. Channel name is Banging Gears Media. Today, we are going to a car meet. It's called the Cars and Coffee over here. I'm not sure kung ganun din yung tawag din sa atin. Kasi ang car meet dito, usually, kasi dito sa California, medyo mainit eh, which is malalaman nyo mamaya. May mga i-interviewin tayong mga tao kung ano yung mga differences between car scene in the Philippines at car scene dito. So, yun. We're gonna go to a meet which is called the Cars and Coffee. Two crews na puro Filipino din. Team United and Lakas Empire. Mga tropa natin yun. So, papakilala ko sila sa inyo. And, yun. I'm gonna take you guys with me. You know, it's gonna be fun. Ayun no. Si Johnny Tran nga pala guys. Real life Johnny Tran, dito nyo na lang makikita yun sa California. So this is my friend Tien. What's up guys? So na-review ko na to sa channel ko to before. So lagi siya niloloko. Johnny Tran. You gotta say it again. No! Too soon, Junior. Ano, Fast and the Furious. S2K. Black S2K. Tapos coincidence na Vietnamese din siya, dun nga, based on dun sa movie. Yun, siya yung nakalala ko. So hanggang ngayon, yun, kasama pa rin kami. That's why yung mga vlog ko before is puro English. Kasi yung mga friends ko nga dito, puro English nga. Yeah, yun, lumaki dito. So, sa pantropa. What's up, man? He's Red Type R. Lupet! Pogi! Ngayon lang kami nakita nito. Kain tayo. Anong kinakain mo, bro? Hotdog, Topsilog. Mga ano? Na, yung kotse na nilalagay ng kape sa bubong eh, no? Kala mo talaga. Cars and coffee, mate. Cars. Exactly. Cars and coffee. Ito yung Type R niya. Yes. Full track build to, no? Oo. Oh. Full track build. Pero slash family car. Yeah. Ano, yun. I gotta bring them. Oh, hi, Michelle. Hi. How are you? Good. How are you? I'm good. So, yun, no? Family car nga, no? Dito na lang sila kumakain. I don't like this car. Oh, same. I hate this car. Yeah, my girl is same. You have the same car? No. He's filming, so let him know what kind of car you want. What kind of car you want? You're too broke for it. Oh! No, it's not me, you. The question's not about me, it's about you. When I retire, I'll cash it out. Oh, okay. Well, which car is it, though? Tacoma. Wait, Tacoma? 2002 Nissan Skyline R34 GTR. Oh my god! You know how much is that? That's why I said my retirement money. That's like 200k, bro. Yeah. I mean, nothing is impossible. Nothing is possible. I'm blue color. R34. Yeah, with with the OG TEs. Well, I wanted the four-door, but it wasn't the same. Yeah, the four-door is more, the four, more cheaper. Yeah, the four-door is only a Skyline. Yeah. It's not a GTR. But that's good, though. Yeah, let's get the four-door. It's more attainable, you know? That's our dream car. And four-door is more attainable. We're not thinking of four-door as a family car. Yeah. Two-door. Uh-huh. But then I said it's not the same. It's like two birds with the same stone, you know? A family car and a race car. Yeah. So, yun nga, guys. Ito yung Type R ni Darren. So yun, TE37s, front lip, side skirts, carbon fiber wing.
Ayun, no? Ayun, no? Ito, oh, ito. Ito yung sinasabi ni Darren na ano, yung mga mamahalin na build. Sino? Ikaw. Ako? Ay, oo, mga mamahalin. Saan yung ano, yung PR mo? Nabenta ko na lahat ng PR. Nabenta mo lahat? Di mo lang sinin para sa akin? Grabe ka naman. Mga Pinoy din yung mga tropa natin dito. So parang nasa Pilipinas lang din. But, kasi yung meet na to, mga Pinoy din yung mga... What's up, bro? What's up, what's up? Car Club na to, Team United and Lakas Empire. Yung mga friends natin from Lakas Empire. And... Team United. Yeah. Puro mga Pinoy din to. Ang English to. Yun o! Shout out! You know, photographer. Poging photographer, ano? You know, Lakas Empire Boys! Mga naka-bike sila ngayon, ha? Paring gears! Ito yung mga, shout ano, out. Mga tropa natin from Lakas shout Empire. Shout out sa Pilipinas! Ayun, no? Lely! Puro sila naka-bike ngayon kasi yung mga kotse nila, anong nangyari? Umabog pa! Nagka-knock-knock jokes! Overboost pa more! Overboost pa more! Pag-bike pero, pero ano, okay na rin to, no? Kasi mahal ang gasolina, eh, no? Yeah. Sa less traffic. Oo. Oh. Oh, compare sa, ano, no? Sa kotse. Sa kotse, $80. $80. Paking gears, baka naman. So, hindi lang pala, ano to, no? No car, cars and coffee to, ano? Bike cars and coffee, yeah. Coffee pala. Ano? First time. Huh? First time in the history. First time in the history. Yung mga bike nila, ano? Di nila yung mga kotse nila kasi ano eh, puro sira eh. Hindi, joke lang bro, joke lang. Okay lang yun. Nga yung sinasabi ko sa channel ko eh, natatakot ako mag-power moves eh. ito lang malalakas ang loob nila eh. Kaya yun, yun naman nag-bike. Nag-bayarin lang. yung one of the crew na nag-host dito sa Cars and Coffee nito, Lakas Empire, 86 BRZ, FK7 Honda, STI, and one of the WRX wagon. So yun. So ayun nga, no, sinasabi ko sa kanila, medyo maliit tong car meet na to. No? Mm-hmm. Hindi ganito okay, yung sakto lang, yung kill lang. Sakto lang, yeah. Mm-hmm. Hindi katulad nung ano, mga ibang pinupunta kong car meet. If you guys wanna check it out, go ahead onto my channel, subscribe, and view my videos. Usually, mga big car meets yung mga pinupuntahan ko, pero napili kong puntahan tong car meet na to kasi puro Pinoy tsaka medyo relatable, ano. So yung mga car meet talaga dito pag yung mga ibang nag-host malalaki talaga tsaka maraming kotse. So, yun nga lang, mag-i-Englishan nga lang tayo. Di syempre nandito tayo sa Cali. If you guys are noticing yung mga Team United, puro sila Type R. Most of them naka Type R. Pero may mga iba din silang build. Pero mostly Honda. S2K, BRZ. Idol, pa interview naman, Idol. Interview naman. Pin ng ano. Opa, ingat kayo. Ito nga pala si ano, si Paring Philip, aka hey, Mandy. What's up, fam? You know. So, ito siya yung leader ng Team United. Team United. Yeah, founder tama. And leader yeah, Team United. Yeah. Oh. Ano lang to, kotse-kotse lang, you know. Yes. If you're into cars, mm-hmm. gusto mong dumami kaibigan mo, you know, sali ka lang. Yun. So pag-usapan natin, bro, yung kaibahan ng so napapanood mo naman yung ano no, yung mga vlogs ng South Sin, di ba? Oh, solid. Pops, solid. The best mechanic in ano area niya? Huh? Silicon Valley. Silicon yeah. Valley. If you guys need any mechanic help, mm-hmm. He's the man. This guy. And then If you want second, I'm second. So yun, yung pag-usapan natin yung kaibahan ng Pinoy car scene sa Pilipinas at saka dito. Dito kasi, may limit yung oras dito eh. Sa Pilipinas kasi, iba yung car scene dun kasi gabi hanggang madaling araw. Uh-huh. Dito kasi, bilang lang yung oras dito dahil sa weather. Kasi, isa kasi paggabi, malamig, di tayo nakapag-stay, alam mo naman yun. Right. At saka dito maraming yung car scene dito. Yung mga rules, hit ng police. Yeah.
Kasi sa Pilipinas, pwede kang mag-modify to the max dito. Right, right. Parang sa mga Asian countries, no? Japan, whatever. Dito kasi, pag yung kotse mo pang araw-araw, ang hirap i-modify because there's a chance na i-pull over ka ng police. Tapos i-steriff ka, that means, ibabalik mo yung kotse mo sa stock. Right. So yun talagang pinakaibahan. So iba talaga ang car scene sa Pilipinas. Right. Pero ang US naman, hindi naman nagpapaiwan sa car scene. Yeah. May maraming malulupit na kotse dito. Kaso nga lang, hindi nila nilalabas kasi natatakot sila nga na ma-pull over ng police. Yeah. Eh, syempre, parang more of like a weekend car. No? Weekend syempre, car. You spend like a lot of $1,000 para i-build yung kotse tapos mapu-pull over ka lang. Kaya yung mga magagandang build talaga mahirap mong makita sa daan. Yun ang pinag-aiba. Yeah. Pero South Scene Pilipinas, iba talaga. Right. Solid. I know, right? Di ko nga alam na merong ganung car scene sa Pilipinas eh. Hey, follow my homie bro sa channel niya. You know, sir. Support who support you. Ganon. Yes, sir. Pakita natin yung kotse mo for yung Team United. Mostly Type R sila. Siyempre, yung leader naka-Type R. So, what year is your Type R? Yung Type R ko, basic lang. 2018. Naka full bolt-ons, full exhaust, catless, front pipe. Yeah. Catless? So pag naka-catless ka, yun yung mainit dito sa... Oh, mainit. Actually, okay na maka-catless, pero yung mga police dito talaga dito, hindi mo na kasi maluloko eh. Right. Alam nila kasi pag yung kotse modified. Right. Pag sinabi mo na yung kotse mo stock, yung mga police dito hindi rin bobo. Alam na talaga nila. Yung iba mga car enthusiasts. Oh, enthusiasts. Oh. Kaya ako niloloko. Kaya ngayon, kaya mahirap talaga mag-modify dito. Lalo na sa California. Didn't you tell me before na mas late trip ka? Ah, dati. Dati ko. Ngayon, nag-aantay lang ako sa schedule ko. So, if you guys, kung hindi nyo nalalaman yung state trip, ano yun, pag na-pull over ka, kailangan mo ibalik sa stock lahat. Kailangan mo ibalik sa stock kasi lahat. Tapos magbabayad ka pa, ano? Magbabayad ka pa, nakakabutas ng pulsa. Ang mahirap pa dun, pag na-state rep ka, tapos hindi ikaw gumagawa ng kotse mo, ibabalik mo sa stock. Right. Labor pa yun. Imagine yung labor. Kaya ko na maibalik doon within a few hours eh. Kaya kasi comfortable tayo ngayon kasi nagkatagalog tayo eh. Ayaw mag-English ah. Tapos yun, yun nga, as I was saying, medyo attainable. So, grateful tayo na attainable, medyo attainable, affordable yung mga parts na nakakabili tayo, ganyan. Pero, yun lang, ang cons is like, illegal. Oh, yun nga lang. Dito, pwede naman tayo mag-set up dito sa ano eh. Sa California, marami magagandang kotse dito. Yeah. Kaso nga lang. Kasi mas ma-afford ng mga tao. Kaso nga lang. Basta masipag ka lang. Yeah. Walang bagay na hindi mo kayang bilhin. Yung bahay, hindi mo talaga kayang bilhin kasi ang mahal nun. I know. Kailangan mo lumabas sa Bay Area. Uh-huh. Hindi naman, it's all about paramihan ng kotse. Of course. It's all about like, yung mga... Saka medyo solid, yung mga magkakilala na talaga, di ba? Aanhin mo yung marami, hindi mo naman nakakausap. Tapos hindi mo rin control. Katulad dito. Katulad dito, isang dekada din papakita. Kamusta ka na? Saan ka na galing? Buhay ka pa pala. Ayun na guys, ito yung mga Tesla rin tayo dito, ano. The future of a car scene para dito sa California. Kasi yun na nga, may mahigpit na nga yung emission laws. So yeah. Ano nangyari? Oh shit! Lupit? Wait, nandiyan talaga yan? Yeah. Huwag ko natakpan. Wala lang. Kasi syempre, like, I wanna match it, like, all car covers. Yeah. Okay. And then, pag, if I join a car meet or car show, I'll just take them off. Saan bibili yung ganito? Custom. Made a custom. Sticker? Yeah, double set it. Okay. I see. Lupit ta. So, Pap, ito yung tropa natin, sa pantropa natin. Yung naman to. Nag-i-interview ako eh. saka ako binuksan ng anong year ng S2K mo, Paps? 2005. AP2. So, ito did ito pala, no? Ano pala? Yeah, ito? APR. APR, okay. Side mirror.
did the Rega, the original Rega, the OG. Tangina OG to, bro. Yes, sir. Okay, okay. Tapos top one side skirts. Mm-hmm. Then I got, I'm running 255s on the whole setup. Uh-huh. 255, 40, 17s. Okay. 255, 40 by 17? Yep. Di ba mong wide nun? No, very wide. And then I got Megan Racing strut bars. Mm-hmm. I got the IBAC sway bars. Mm-hmm. I got all suspension mods, no, yes, handling. All suspension. I got Fortune Auto. Sounds is pwede ba natin, here. Pwede mo natin i-fired up? Yes, sir. Oh, Momo steering wheel. Oh, oh, Momo steering wheel. Spoon shift knobs. Uh-huh. It's nice. And I'm gonna get new hardtop. So I just sold the hardtop. Are? Okay. So that's it. Di bang mahal ng hardtop? Yeah. Especially if it's a OEM. Mga magkano yun? At least 5K pagka OEM. 5K po. Hardtop. Yeah, yeah, yeah. But I just get like a full stage to build na namin yun. Oh. But so far, yeah. So far, it's getting there. How long have you had this car, bus? I'd say about 2 years. Okay. Yeah. Nice, nice. It's getting there. 2 years pa lang, no? Dami yung nagawa niya. Very subtle lang, no? Pero pag humataw to, no? Yun, no? Saya mo? Sige, sige! Sunod ako! So, you know, ano, after a long day of like talking to each other, you know, meeting new friends, punta kami sa Filipino restaurant. So, yun na, guys, ano? Nandito tayo sa Filipino restaurant. Dito sa may North California. Tsaka sa mga ibang ano rin, ibang lahi din. May mga pumupunta sila dito para ano, matikman nila yung mga Filipino dishes, which is patok naman. If you guys wanna see the progression, dinodocument ko yung build ko doon sa channel ko. Tsaka yun nga, going to car meets and everything, you know. Meron din tayong mga build features. Syempre nag-review tayo ng mga ibang kotse din, hindi lang yung puro sa akin. Pero mainly, most of the time, progression ng build ko, yung journey ko through car life. So yun nga guys, now we are back home. Tapos na yung meet, kakatapos lang namin mag-lunch, tas yun, uwi na kami. And yun, as you guys can see, cool kami with everybody, you know, mga biroan na ganyan. Kasi magkakilala na kami. Pero yun nga, I appreciate na yung car community, cool with everybody. You know, yung mga biroan lang na ganun, di ba? Masaya eh. Huwag niyo sabihin na niro-roast ko yung mga sasakyan nila. Pero sila kasi, yung Lakas Empire Boys, known sila for high-powered Subaru builds. Kaya na-experience nila on hand na masiraan, na masabugan ng block, ng masiraan ng pistons and everything. Kasi ako, ano pa lang ako eh, nagsisimula pa lang akong ano eh, matuto with this journey. Nagagawa ko pa lang sa car is yung suspension mods and more of handling, you know, wheels and tires. Pero sila kasi, matatagal na sila sa platform. Tsaka na-appreciate ko sila kasi tinutulungan nila ako eh, di ba? Pagka tinutulungan nila ako, sinishare nila yung experiences nila para hindi rin mangyari sa akin. Shoutout nga pala no, kila Erap, kila Ben, kila yung friend namin si Osvaldo, mga Lakas Empire Boys, si Mandy, leader ng Team United. Palaging supportive yan sa akin yung mga yan. Tsaka tinuturuan nila ako na, you know, ganito, Subaru, yung sa Subaru platform kasi ganyan, for over 400 horsepower, kailangan mag-upgrade ka na ng block, ganyan. You know, I still do my own research, pero syempre, iba pa rin yung experience na naisishare nung ibang tao kasi na-experience nila on hand. So, kung gusto nyo ng mga ganyang content, you know, building my car, progression throughout the journey, car scene over here in California, make sure to hit that subscribe button. Big shoutout sa kay Carl ng South Scene for featuring me over here. I appreciate it, and that's it. Thank you guys.